Sabi ni Rose, sir, tanong ko po kung maganda bang mag-ipon ng alahas. Thank you po. Para sa akin, kung mahilig ka sa alahas, okay lang mag-ipon. Pero hindi ipon eh. Ang term ko na gagamitin is okay lang na gawin siyang hobby or collection. Okay? Kasi if you're after the returns, you're after the income from quote-unquote investing sa alahas, then I think it would be better to just put your money in a paper asset or investment. Kasi ang alahas, very subjective. Unless you really have the money to invest in a collectible or a rare item, and you have the network na pwede mong bentahan ng alahas na yan in the future, I would advise against it. Ang similar example na pwede kong maisip dyan is yung mga paintings. I have a friend na quote-unquote nag-i-invest sa paintings. Sabi ko sa kanya, yung mga paintings na binibili mo ngayon, sige, sabihin na natin na hoping ka na mabenta siya in the future. But there is a risk. Number one, hindi ka sigurado kung magiging sikat ba yung painter na yan. Number two, in the future, kanino mo ibibenta yan? Meron ka bang network? It means you have to maintain your network para in the future, pwede mong ibenta yung mga paintings na yon sa mga willing bumili ng isang item na napakamahal, di ba? So, sabi niya, sabi ko sa kanya, worst case scenario, hindi mo siya mabibenta in the future. How would you feel? So, sabi niya, kung mangyari yung worst case scenario na hindi ko siya mabenta, I think I would still be happy because ang binibili kong paintings are paintings na gusto ko rin talaga. So, in that case, sabi ko sa kanya, okay lang yung ginagawa niya kasi acceptable sa kanya yung worst case scenario na hindi niya mabenta. Kasi gusto din talaga niya yung mga paintings. So, yun yung tanong ko sa iyo, Rose, no? Worst case scenario, yung mga alahas na binibili mo ay hindi mo mabenta, okay lang ba sa'yo? Kunwari, gipit ka na, tapos ibibenta mo yung mga alahas na yan. More often than not, ibibenta mo yan ng palugi. So don't expect na mabibenta mo yan for profit kasi from my case, no, yung mga kakilala ko, mga nagpa-consult sa akin, usually yun yung scenario na nangyayari. They sell their jewelry because there's an emergency and therefore palugi nila binenta. So, worst case scenario, hindi mo siya mabenta or ibibenta mo siya ng palugi. Magiging okay lang ba sa'yo? Are you happy with just owning itong mga alahas na to? Kasi if it is your hobby, it is something that you like, then go ahead. But as an investment for the future, I don't really agree. No? So, there are better investments out there. Kung yun yung talagang habol mo, yung returns, no? But if you like jewelry, go ahead. Just make sure that it is within your budget. Okay? So, isang argument dyan is pang-emergency nga daw, no? Pero yun nga eh, usually binibenta mo yan ng palugi. So, sana yung pera na binili mo, nilagay mo na lang sa time deposit, no? Or nilagay mo na lang sa money market fund para pag may emergency, kumita ka pa ng konting interest at hindi mo kailangan, at hindi nabawasan. Di ba? So, yun yung ano, problem dyan eh. And if you look at the chart ng price ng gold for the past several decades, sideways lang siya. So up and down, it's not like the stock market na slow and steady na pataas. Yan, paano ba yung nakikita nyo? Slow and steady na pataas. Ang price ng gold, it fluctuates. Paano kung magka-emergency ka at na-timingan ka na mababa yung price ng gold? Eh di lugi ka. Di ba? So, very risky for something that you are planning to use for emergencies. Okay?